Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Tama na minsay, umibig, at nagmahal sa'yo ng labis. Hey God, Yanie! Hindi ko na siya makita! Anak mo? Ano ko rin siya? Nasaan kayo? Sasabihin ko sa'yo, under one condition, you have to promise me that ikaw lang pupunta dito. Yanie, saan sila pupunta? Yaya, masama pa yung katong ko eh. Kailangan uwi na tayo. Kailangan malaman na to ni Brennan. Masaya talaga si Ferdy pagkasama ka, no? Ikaw, di ba masaya pagkasama mo ko? Brennan! May alam ba kayo na hindi ko alam? Ang asawa mo at si Yanie, niloloko ka lang. Eh, basahin mo ng mabuti. Dahil nakasulat dyan na hindi mo anak si Ferdy. Anak siya ni Eric. Totoo ba to? You deserve all of this, Megan. Kausapin mo si Brennan. Baliwanagan mo siya. Tulungan mo ko. Hello, Maila. Bakit ka ganyan? Kung kailan malapit mo na makuha ang gusto mo, tsaka naman lukot ang mukha mo. Gusto? Ano bang gusto ko? Di ba? Gusto mo lumabas ang katotohanan tungkol sa paternity test ni 30. Para naman gumawa ng aksyon si Brennan at hindi mapunta balang araw ang kumpanya niyo sa isang batang hindi niyo naman kaano-ano. Oo. Pero, tama ba yung paraan ng pagsabi natin kay Brennan? I mean, we could have told him more gently. Masyadong harsh yung ginawa natin, Cassandra. Did you see his face? Galit siya. Parang kaya niyang pumatay. I've never seen him that angry. Uy, Maila! Pinagawa mo dito. Tsaka ka pinagod na dito ka ba? Pupuntahan ko sana si Yanie. Nandyan ba siya? Gusto mo, tawagan ko na lang siya? Ah, hindi na. Ako na lang pupunta doon. Okay, o sige. Ikaw bahala. Sige. Okay. Hello, Maila. Deliver mo na? Hindi pa. Ito nga, hinahanap ko pa nga lang yung kwarto eh. Teka, Justin, ano ba to? Ano lang, padala galing US. Pasensya na, ha. Ano mo namang bad shot ako dyan eh. Carry lang, basta yung pangako mo, ha. Oo. Oh, Justin, nandito na pala ako sa kwarto. Sige na, babay na. Oh, sige. Deliver po. Imagine if we didn't tell him the truth. He'll still treat 30 like his son.
Lahat ng kasinungalingan ay nabubuko. Better now than later. Ang takot ko, the damage has been done. Galit na galit si Brennan and we don't know what he's capable of doing. Saan yung room ni Eric Gonzalez? Room 205. Sandali lang ha. Eric! Sir Brennan yun ah. Eric! Wait! Tawag ka dito. Huwag kang lalabas ha. Eric! Eric! Brennan! Importante ba to? Gabi na! Wala akong pakialam doon sa DNA test results. Naintindihan mo? Sa mata ng Diyos at sa batas, akin pa rin si 30. Ako yung ama niya, hindi ikaw. Naintindihan mo ba? Layuan mo yung pamilya ko, layuan mo yung anak ko at yung asawa ko. At bumalik ka na doon sa pinagalingan ng...
Sadya, hindi ka. Hindi ko alam. Hintay ko pa rin siya, Yaya. Matulog ka na. Sige na. Pahinga ka na. Yaya, hindi ko alam kung nasaan siya. Hindi siya sumasagot sa mga tawag ko. Uuwi rin si Brennan. Sige na, umakyat ka na sa itaas. Matulog ka na. Sir, pakibantayan po yung room 204. Siguraduhin niyo pong walang makakapasok at makakagalaw ng mga gamitan. Opo, ma'am. Salamat. Sabihin to kay Megan. Oo. Dirty. Brennan? Megan? Yanie? Nasaan si Brennan? Ano nangyayari? Megan, si Eric. Patay na siya. Brennan. Ano nangyari kay Brennan?
nasa tabi ko siya ngayon, hindi pa kaya magsalita. Yanie to yung executive assistant ni Megan. Yanie, ano yun? May nangyari kasi dito sa hotel eh. May namatay kasi dito. May patay dito. What? Sinong namatay? Si Eric. Hello, Yanie? Anong nangyari? Sino namatay at sino ang suspect? Cassandra, si Eric, patay na. Si Brennan yung suspect. Para tingnan mga polis. Ano? Ba't di mo tinawagan si Amanda o ako? Sino nag-utos sa'yo, si Megan? Ako. Hindi ko kasi alam kung anong gagawin ko eh. Typical, Yanie, hindi mo alam ang ginagawa mo. Story of your life. Guilty ako, Cassandra. Natakot ako. Huwag kang mag-guilty. There's no time for that. We have to work. We have to clean up Brennan's mess. Si Yanie Alipio? Opo. Sir, sa room 204. Men, sa room 204. Asan po ang suspect? Ma'am, kaano niyo po ang suspect? Para natatayin mo ang biktima? Hindi ko
po sinasadya. Babaligtad ang mundo ni Brennan. Mapagbiro talaga ang panahon. Naaalala mo ba dati nung kayo pa tayong posisyon? Ikaw yung nasa labas nun, di ba? Ako yung nandyan. Mabubuksan ang isang bagong laban. I know that nobody else will be as passionate about this case than I am. Ako lang ang makapagparaya kay Brennan. He was threatening my wife. Sinabi niya, kunin niya si 30. Ito ba ang dahilan, Mr. Gala, kung bakit pinatay mo si Eric Gonzalez? Hindi ko pinatay si Eric! Hindi ko sinasadya! Sa gitna ng mabigat na pagsubok ng tadhana. Hanggang ngayon, mahal pa rin kita. Sana pinaglaban kita nung una pa. I swear, ngayon, nilaban talaga kita. Ano ang kapalaran ng pag-ibig mula sa paraiso?